Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Helen, taga Pagadian City, isang elementary school teacher. Gusto ko lang i-share iyong nakakatakot na nangyari sa buhay ko. Bali, namatay yung asawa ko noon sa gera sa Basilan. Isa siyang sundalo. Nung namatay siya, ako na lang ang mag-isang nag-aalaga doon sa dalawa kong maliliit na anak. Bilang guro, sakto lang yung sinasahod ko. Pero kaya ko naman silang buhayin. At iba pa rin talaga kapag may partner ka. Taong 2015 ay nag-asawa ulit ako. At yun ay ang ex-boyfriend ko na si Edgar. Nung nalaman niya kasing byuda na ako, ay unti-unti na siyang nagpaparamdam. Aaminin ko po, kapag nakikita ko siya, ay bumabalik yung mga memories naming dalawa. Ilang taon din kasi kaming naging magkarelasyon, tapos hindi pa maayos yung hiwalayan namin. Nung nalaman ko yung rason kung bakit iniwan niya ako, ay naging magaan naman ang loob ko. Sinubukan ko siyang pagkatiwalaan ulit. Tatlong buwan din niya akong sinuyo, at dahil napamahal na siya sa aking mga anak, ay binigyan ko talaga siya ng isa pang chance. Naging kami ulit. At matapos ang halos isang taon, ay pinaasalan na niya ako. Hindi ko talaga akalain na magiging kami ulit. Totoo palang first love never dies. Dalawang buwan pagkatapos ng aming kasal, doon na rin nagsimula yung mga matinding balahibong mga pangyayari. Ilang beses yun na nangyari sa akin. May kung sino kasing sumusunod sa akin at nagpaparamdam. Yung una ay nung nasa sala ako, tas naghahanda para sa klase sa Lunes. Nalaglag yung picture ko na kasama yung dalawa kong anak at si Edgar. Hindi naman mahangin nun, tas maayos naman na naalaga yung picture, kaya nagtaka ako kung bakit nahulog yun. Yung ikalawa naman ay yung kumakain kaming apat. Naramdaman kong may humahaplo sa binti ko gamit ang paa. Kaya tiningnan ko na masama si Edgar at sinabihan ko siya na ang pilyo niya. Kumunot ang noo niya, tapos tinanong ako kung ba't ko nasabi yun. Sinabi ko na kahit saan na pumupunta yung paa niya. Ang sabi niya, nakupo lang naman daw siya ng maayos. Ramdam ko pa rin yung haplos ng paa sa binti ko. Nung tiningnan ko yung ilalim, nakita ko na hindi yun ang paa ni Edgar. Walang humahaplos sa akin. Kinabahan ako nun, pero nawala na muna sa isip ko yun nung may sinabi ang anak ko. Yung ikatlo naman ay nung pauwi na ako. Yun ang pinaka-weird na encounter ko. Hindi ako nasundo ni Edgar dahil birthday daw ni SPO3 Molina, tas hindi pa sila pinapauwi. Sumakay ako nun ng bus, tas yung bahay kasi namin ay ipapasok, kaya maglalakad pa ng 3 hanggang 4 na minuto. Maliliit na lang na sasakyan ang nakakapasok doon. Nung nakababa na ako ay mahina akong naglakad. May palayan doon na pagmamay-ari ng tiyuhin ko. May ilaw naman, kaya hindi ko na ginamit yung flashlight ng cellphone ko. Ilang minuto lang ay may narinig akong boses ng isang lalaki. Kaya lumingon ako, pero wala naman akong nakitang iba. Dahil hindi naman madilim, nakita ko na may aninong sumusunod sa akin matapos ang ilang saglit. Pero kapag tinitingnan ko naman yung likuran ko, ay nawawala yung anino tapos walang tao. Habang tumatagal na, napansin ko na parang ang layo na ng bahay namin. Kasi ilang minuto na rin ako naglalakad, pero parang hindi ako nakausad. Nandun pa rin ako sa palayan. Para bang pabalik-balik lang ako doon sa dinadaanan ko. Hindi ko na alam yung sumunod na nangyari kasi parang bumalik lang ako sa sarili ko nung sakay na ako ng motor ng asawa ko. Ang sabi niya, nakatulala lang daw ako sa gitna ng palayan tapos hindi naglalakad. Kanina pa raw kasi siya tumatawag pero hindi ko naman daw sinasagot yung cellphone ko. Kaya nag-alala siya at sinundo na lang ako. Gulong-gulo ako noon kaya hindi na muna ako nagsalita hanggang sa makauwi kami. Kinaumagahan, ikinuwento ko kay Edgar yung mga nangyari sa akin. Sinabi ko na parang may palaging sumusunod sa akin. Ang sabi niya, baka stress lang daw ako kasi malapit na yung evaluation sa school namin. Magpahinga na raw muna ako kasi Sabado naman. Hindi na muna ako lumabas ng bahay noon at tumingin-tingin lang sa labas ng bintana. Malawak yung palaya ng tiyuhin ko, kaya may ibang parte na nakikita ko pa rin. Nanlaki yung mga mata ko
nang makita ko yung namatay kong asawa na naroon at parang umiiyak siya. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sa takot ko ay sinarado ko yung bintana. Doon ay naisip ko na marahil siya yung sumusunod sa akin. Siya rin siguro yung dahilan kung bakit may mga kakaiba at nakakakilabot na nangyayari sa akin. Nangyari lang naman yung mga pagpaparamdam simula nung nagpakasal kami ni Edgar. Siguro ay hindi pa matanggap ng ex-husband ko na nagkabalikan kami ng ex-boyfriend ko. Nung umuwi kami ni Edgar ay sinabi ko ang lahat ng nakita ko. Tapos sinabi ko rin na pumunta kami sa sementeryo para dalawin ang puntod ng dati kong asawa at pakiusapan na huwag kaming guguluhin. Kasama namin yung dalawa kong anak at doon sinabi ni Edgar sa puntod ng namatay kong asawa na aalagaan niya kami at hindi sasaktan at iiwanan. Matapos yun ay naging okay naman ang lahat. Wala na yung mga kakaibang nangyayari at pagpaparamdam sa akin. Thank you po sa pagbabasa ng kwento ko, sir. Sana ay ma-inarrate nyo to at God bless. Hello sa inyo, Sir Bob, at sa mga listeners ninyo. Ako po si William. Gusto ko lang i-share itong creepy experience ko nung pauwi na ako galing sa work. Naalala ko noon, nag-overtime kami ng mga ka-workmates ko kasi may pinapagawa pa ang boss namin. Nagtatrabaho pala ako sa isang opisina dito sa Bohol. Nagtapasok ako ng BSPA last 2016, tapos ayun, nag-apply kaya natanggap agad sa trabaho. Simula nung na-stroke si Papa ay ako na ang naging breadwinner ng pamilya. Okay lang naman sa akin yun dahil gusto ko rin talagang suklian ang sakripisyo nila sa akin. Minsan nga lang ay hindi ko kinikibuan yung bagong asawa ni Papa. Nung namatay kasi si Mama noong 2010 ay nag-asawa ulit si Papa. Nung una ay mabait pa yung babae pero simula nung na-stroke si Papa ay lumabas na ang pagiging masungit at palasigaw niya. Siguro dahil din sa stress. Bali 5 taon lang ang age gap namin ng babaeng yun. Kaya kung kami yung magkasama sa palengke para mamili ng mga gulay, akalain mong magjowa kami. Hindi ko talaga siya gusto nung una pa lang kasi feeling ko pineperahan lang niya si Papa. Kasi ang dami namang kaedad niya pero bakit si Papa ang pinili niya? Nung tumagal na ay doon ko napansin na yung binibigay kong pera sa apatid ko ay kinukuha niya. Tas lagi pa siya humihingi sa akin ng pera kasi may bibilhin daw siyang mga gamot ni Papa. Sa totoo lang sir, kung hindi lang dahil kay Papa, hindi na ako uuwi sa amin. Ayos naman ang pamumuhay namin noon. Pero sumula nung dumating yung babaeng yun, ay tila unti-unti kami naghirap at hanggang sa na-stroke na nga si Papa. So ayun na nga po. After nung natapos na yung pinapagawa ng boss na report, ay umuwi na ako. Halos mag-aalas 12 na ng madaling araw noon. Dahan-dahan lang yung pagmamaneho ko. Medyo madulas din kasi yung kalsada dahil umulan ng ilang oras. Okay naman yung sasakyan ko that time. Pero nabigla na lang ako nang huminto yung sasakyan nung nasa palayan na. Maliit lang yung kalsada doon. Tapos bukod sa kalsada ay wala nang makikita pa kundi mga palay. Bumaba ako para tingnan yung gulong ko. Pero hindi naman sila flat. Yung harap din chinek ko, pero mukhang maayos naman. Okay naman din yung makina at may gas pa, kaya hindi ko alam kung bakit ayaw nang umandar ng sasakyan ko. Tumingin-tingin pa ako sa paligid, baka may tao pa. Halos mapasigaw na lang ako nung may parang malamig na hangin na yumakap sa buo kong katawan, tapos may bumulong pa. Ang eksaktong sinabi niya sa akin ay, "Samahan mo ko." Grabe yung hilakbot ko that time kasi wala namang ibang tao bukod sa akin. Dali-dali akong pumasok sa loob ng sasakyan ko at nanginginig pa sa takot. Nung nasa loob na ako, tumingin pa ako sa paligid. Nakita ko yung mga palay na parang sumasayaw kahit hindi naman mahangin. Hindi po ako nag-i-imagine nung time na yon. Parang gumagalaw talaga sila tapos pabilis ang pabilis yung galaw nila. Yung parang may kung anong elemento na pinaglalaroan yung mga palay. Hindi talaga ako lumalabas ng sasakyan dahil sa mga kakaibang nangyayari sa paligid ko.
Tinatry ko pa rin paandarin yung sasakyan kasi kung magtatagal ako, eh baka mabaliw na ako. Ilang ulit kong in-start yung kotse. Hanggang sa wakas, eh umandar na nga. Mabilis yung ginawa kong pagmamaneho kasi gusto ko na talagang makalayo dun sa palayan. Hindi talaga mawala sa isip ko yung nangyari, tas hindi ko alam kung ikukwento ko ba sa mga kapatid ko. Pagbaba ko ng sasakyan, dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin yung madrasta ko. Tinanong niya ako kung bakit ang tagal ko, pero hindi ko na lang siya pinatulan pa dahil hindi ko alam yung mararamdaman ko dahil sa nangyari doon sa palayan. Sinabi niya rin na alas 4 na, kaya nagtaka ako dahil 45 minutes lang naman yung biyahe papunta at pauwi sa trabaho. Akala ko rin mga 30 minutes to 1 hour lang ako na stuck doon sa palayan. Chinek ko nga yung orasan. Oo nga, alas 4 na ng umaga. Pero hindi ko yun napansin. Parang biglang bumilis yung takbo ng oras. Sinabi ko na lang sa kanya na nag-overtime kami, kaya wag na niya akong pagalitan dahil pagod ako at wala sa mood. 8 AM nung pumunta ulit ako ng opisina. 9 kasi yung duty ko. Tapos sobrang pagod nun dahil halos walang tulog kahit isip dun sa nangyari. Nung nasa opisina na ako, kinuwento ko sa mga katrabaho ko yung nangyari kagabi. Mahina lang yung boses ko kasi ayoko na marinig ng iba tapos maisip na nag-iimbento lang ako. Nung sinabi ko yun ay hindi naniwala yung isa kong ka-workmate na si Ben. Sabi niya na baka guni-guni ko lang yun at baka dahil sa pagod dahil nga nag-OT kagabi. Iginiit ko na totoo yung nakita ko. Tapos sinabi ko rin na sumabay na lang siya sa akin pag uwi mamayang gabi kasi natatakot akong umuwi mag-isa. Madadaanan ko rin naman yung bahay niya. Mga bandang alas 9 ng gabi, after mag-OT ay pauwi na kaming dalawa. Akala ko ay hindi na yun mauulit pa, pero mas naging malala pa. Habang nagmamaneho ay minasagasaan kami na matandang babae. Nung bumaba kami ay wala naman kaming nakita, kaya dali-dali kaming pumasok sa sasakyan dahil sa takot. Doon din yon sa may palayan. Simula nun ay nagkukommute na lang ako kapag gabi na makakauwi para at least marami akong kasama malalagpasan yung palayan. Matatakutin po kasi talaga ako, sir. Sana po ay babasa niyo ang aking creepy encounter. Hello po sa lahat. Ako si Aki. Hindi ko na lang po sasabihin yung real name ko kasi baka may makakilala pa sa akin na nakikinig. Nalaman ko po na may ibang nagsishare ng true story sa channel mo, kaya gusto ko rin ishare itong sa akin. Nangyari po to 4 years ago sa Agusan del Sur. Nga po pala, taga Marikina ako, Sir Bob. Dito na ako lumaki at nakatira. Backstory lang po kung bakit ako napunta sa Agusan. Nagsabi kasi yung best friend ko noon na ikaasal na siya at ako ang best man niya. Taga Agusan del Sur kasi yung fiancé niya that time. Kaya napagdesisyonan daw nila na doon magpaasal since may malalaking simbahan rin daw naman doon. Dahil nga si Patrick ang pinaka-close ko na kaibigan ay pumayag ako. Mahilig din kasi akong gumala-gala. Nakilala ni Patrick si Jisa sa Facebook at alam ko yung love story nila. College na kami ni Patrick noon tapos naging close kami dahil same lang kami ng dorm. Nakita ko siya na pangiti-ngiti pa parang habang may kachat kaya inasar ko siya. Doon ko nalaman na may girlfriend na pala siya na taga Agusan daw. Ang effort nga kasi nung first anniversary nila ay pumunta talaga siya sa Agusan. Hindi na ako sumama noon dahil uuwi ako sa amin dahil sem break namin. Halatang mahal na mahal nila ang isa't isa. Kaya umabot ng maraming taon ang kanilang relasyon kahit LDR. Nung sinabi niya na ikaasal na siya, eh sobra ang naging saya ko para sa kanila. Hindi ko na kasi siya halos nakikita since graduate kami. Nagtrabaho na kasi ako, tapos hanggang chat o video call na lang kami minsan. Madalang nang talaga magkita nun. Fast forward, nagkita na kami ni Patrick, tapos nag-usap na kami tungkol sa flight namin. Sobrang excited ko nun. Bala ko rin kasi magstay doon ng mga isang linggo after ng kasal
para naman masulit ko yung bakasyon ko. Nung nasa Agusan na kami, nakita ko si Jisa at ang pamilya niya. Ang bait nila sa amin. Yung lugar nila refreshing talaga. Nakakawala ng stress at pagod mula sa trabaho sa Maynila. Sariwa ang simoy ng hangin na malayo sa syudad. Sakto lang naman ang pamumuhay ng pamilya ni Jisa, pero parang ang saya nila. Nagpaalam muna ako kina Patrick na maglalakad-lakad muna. Sinamahan ako ng bunsong kapatid ni Jisa na si Dodong. Yung camera ko lang yung dala ko kasi magpipicture ako. Sinabi ni Dodong na malaki yung lupain nila. May buka rin sila ng mga mais at prutas sa mga tanim. May palayan din daw at madadaanan namin yon. Nung nakadaan na kami sa palayan ay malapit na mag-sunset, kaya niready ko na yung camera ko since maganda ang kuha kapag sunset. Pinicturan ko pa si Dodong. Ilang minuto lang ay napansin ko na may taong naatayo sa gitna ng palayan, kaya tinanong ko si Dodong kung sino yon. Ang sabi niya, hindi daw tao yon. Siya daw ang gumawa nun, tapos binihisan lang daw niya at nilagyan ng sombrero para magmukhang tao. Ganun daw ang ginagawa nila para hindi daw kainin ng mga Maya ang mga palay, kasi natatakot sila doon dahil ang akala nga nila ay tunay na tao. Pagkatapos kong magpicture doon ay umalis na agad kami at umuwi na sa kanila dahil maggagabi na. Kinaumagahan, umalis ulit ako para maglibot-libot muli. Masaya ako noon habang pinipicture ng mga nakikita ko. Nang may bumangga sa aking isang lalaki. Parang galing siya sa palayan kasi maputik ang damit niya at katawan. Para bang galit siya sa akin, pero nagsorry na lang ako kahit hindi ko naman kasalanan. Nagmadali siyang umalis kaya hindi ko na lang din siya pinansin. Napadaan ulit ako sa palayan. Tapos, nung ilang beses na ako nagpicture, napansin ko na parang nawawala yung forma ng tao na ginawa ni Dodong. Hindi naman umalis ng bahay si Dodong kanina, kaya alam kong hindi niya kinuha yun. Isa pa, nasa gitna pa yun ng palayan. Bigla kong naalala yung lalaking nabangga ko kani-kanina. Natameme ako noon nang naalala ko yung suot ng lalaki, pati yung maputik niyang paa at mga kamay. Hindi ko alam kung gutom lang ba ako noon o namamanik mata. Bumalik na lang ako sa bahay ni Jisa. Doon, tinanong ko si Dodong tungkol sa pormang taong ginawa niya. Sinabi ko sa kanya na wala na roon yung tao-tao niya. Tinanong niya ako kung sinong kumuha dahil ilang taon na pala yun doon at never pa daw niyang kinuha yun. Yun din daw yung pinakaunang ginawa niya. Sinabi niya na pupuntahan daw niya yun mamaya at sasabayan ko siya, sabi ko. Pagdating namin doon, nagtaka ako kasi nandoon lang pala yung pormang tao na ginawa niya. Wala talaga yun kanina nung dumaan ako sa palayan. Hindi ko tuloy alam yung iniisip ni Dodong noon, pero sinabi niya na pinaprank ko lang siya at siya naman daw itong uto-uto, tapos kinampas niya yung braso ko. Pero naisip ko noon ay paanong napunta ulit roon dahil wala talaga yun kanina. At kung nandun lang yun, bakit may lalaking pareho ng suot, sombrero at putikan pa yung naasalubong ko kanina? Ang sinabi ko na lang kay Dodong nagjo-joke lang ako kasi ayoko namang umuwi dun sa kanila at mapagkamalan akong baliw na dun sa lugar nila. Hindi na rin ako nagtagal after nung kasal ni na Patrick at Jisa at nagbook na ako ng earlier flight kesa sa naunang plano ko kasi naulit pa yun. Naasalubong ko na naman yung lalaki na naasombrero at putikan, yung katulad ng forma at suot ng tao-tao ni Dodong tuon sa palayan. Hindi ko na lang ulit binanggit sa kanya yun. Ayoko na rin magstay ng matagal doon dahil baka masiraan na ako ng bait sa mga nakikita ko. Iyon lang po. Salamat po sa pagbabasa. Tatlong buwan din niya akong sinuyo at dahil napamahal na siya, hindi ako nasundo ni Edgar dahil birthday daw ni SPO3 Molina. Samahan mo ko. Grabe yung hilakbot ko that time.
pinaprank ko lang siya. At siya naman daw itong tuto. At siya naman daw itong utu-uto.